LeBron James mga idol, gusto rin ang makita itong si Kyrie Irving sa team ng Los Angeles Lakers. Ayon nga sa report niya ito, sabi LeBron James want to see Kyrie Irving in Los Angeles more than anyone and is rooting hard for the Lakers to acquire him. Hindi na nga siguro makapaghintay itong si LeBron na ma-reunite nga siya kay Kyrie Irving matapos nga ng napakadaming balita at rumor na possible mapunta itong si Kyrie sa team ng Lakers next season. At ayon na nga rin sa report neto ni Chris Haynes mga idol na ito nga daw si Kyrie Irving ay nasa Los Angeles ngayong linggo. Hindi natin na sure kung personal business ang inatupag ni Kyrie dito sa LA, pero baka naman nakikipag-usap na nga siya sa Lakers at dito kala LeBron James. At sabi pa nga ni Chris Haynes sa kanyang report na kayang-kaya nga daw ni LeBron James i-handle itong controversial player na si Kyrie Irving. Sanay na nga daw itong si LeBron James sa ganitong mga senaryo. Kaya naman mga idol, day by day, araw-araw, mas nagiging clear na baka itong si Kyrie Irving ay talagang ang maging player na ng Los Angeles Lakers bago matapos ang off-season na ito. At hindi na nga rin natin masisisi kung bakit gustong-gusto ni LeBron James na mapunta nga itong si Kyrie Irving sa team ng Los Angeles Lakers. Kasama niya itong manalo ng championship noong taong 2016 mga idol. Alam niya na ang galawan ni Kyrie, pamilyar na siya kung ano ang gusto ni Irving sa court. Tapos dagdagan pa nga mga idol ng player na ko-compliment dito kay Kyrie at LeBron na si Anthony Davis. Kaya naman mga idol, parang perfect big three itong si Kyrie, LeBron at si Anthony Davis. Kaya nga mga idol, hindi na rin siguro makapaghintay itong si LeBron James na may lumabas na balita sa kanyang cellphone notification na Kyrie Irving is officially traded to the Los Angeles Lakers. Next balita naman tayo mga idol, pag-usapan nga natin ng isang executive na parang gustong isahan itong ang team ng Brooklyn Nets sa trade nga sa Miami Heat. I-offer nga daw itong si Kyle Lowry, si Robinson at pati rin si Tyler Hero. At sa tingin nga ng executive na ito na yun na ang best offer para sa Nets. Obviously mga idol, parang binababaan nga ng executive na ito ang value ni Kevin Durant. Kagaya nga ng sinabi ni Bobby Marks na ang trade package nga daw para kay Kevin Durant ay historic, biggest package in NBA history. Kaya naman mga idol, itong executive na ito, itong offer niya ay siguradong tatanggihan agad wala pang isang singgundo ng team ng Brooklyn Nets. At next balita naman tayo mga idol, pag-usapan natin si Leandro Barbosa na player developmental coach na itong ang team ng Golden State Warriors. Ngayon kasi ay na-promote na nga siya mga idol pero hindi sa team ng Golden State Warriors. Kinuha nga rin siya ng Sacramento Kings kagaya ng pagkuha nila kay Mike Brown. Dahil na nga rin siguro mga idol, tiwala ang team ng Sacramento Kings na magagaling ang Warriors coaches. At siguro mga idol, gusto nilang i-replica yung ginagawa ng Golden State. Gusto nilang mapunta yung Warriors culture sa kanilang team. At yan nga lamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming kang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!